Bakit nga ba iniwan ka? Babaero ka ba? May bisyo ka ba? Ganon? Ang bisyo ko talaga, Diyos at ano, alak. Oo. Pambabae po, hindi ko alam po yun dahil takot ako. Kaya lalo na nga silusa yung asawa ko. Oo. Ilang ano na ba? Ilan po na asawa mo lahat? Tatlo. Ah, tatlo. So hindi ka babaero? Nan problema lang po siya yung ano na yung wala na talaga, wala din na ako, wala na ba ako silbi. Oo. Ay wala na daw magbubuhay ng mga bata. Oo, kaya umalis. Kaya umalis sa ibang bansa. Oo. Eh sana naalala ka man lang, no? Bakit kaya hindi ka naalala? Wala, kaya ang may, lalo na nga hindi mo ba siya binubugbog? Baka sinasaktan mo naman. Ay, di po tayo dyan marunong manakit ng tao dahil ano yan, malalaki na kami nagsama. Oo. Pero bakit kaya hindi bumalik po, you know? Nag-asawa, doon pa lang sa tita kasi, naasawa na niya, dito na sila nagpapakita. Nakaano ng buhay na, siyempre, na hindi mo namang kayang ibigay sa kanya. Opo. Oo, kaya... Oo, kaya wala na, hindi na po ako makapaganap buhay. Oo. Eh, sana naman lang, binalikan ka, no? Opo. Naano na siya, kaya magsasacrifice daw siya ng tao wala na silbi. Ano na? Magsasacrifice na naman daw siya ng tao wala nang silbi. So, tamantala daw inong maganda pang katawan, abuso daw, sabi niya. Inom nang inom, habang pinapayuan lalo tuloy nang gigigil sa inom, talak. Hindi, tama naman yung sinabi niya, kuya. Ah. Diba? Habang malusog tayo, dapat lagi nating iniingatan natin yung sarili natin. Mahirap naman po yung habang malakas pa tayo eh nag-aabuso tayo ng katawan. Di ba? Tama naman yun siya. Kaso lang, syempre, bisyo mo yan, dapat iwas-iwasan din. Tulad yan, ano nangyari sa'yo? Na-stroke ka dahil sa yosi at inom mo. Di ba? Yan naman talaga, bawal na bawal sa high blood yan yung inom. Pero dapat, kay lahat naman ang anak buhay ko, binibigay ko, pinisirapan ko, binibigay ko man sa kanya. Hindi dapat ganun. Tinulungan pa rin ako ng kahit papaano. Eh yun naman talagang mali din niya, no? Kasi nagkaanak kayo, apat, no? Apat. Oo. Pero... Samantala, hindi ko sila pinabayaan. Kahit nasa malayo ako, nasa Cebu ako, pagka nababalitaan ko ng mga anak na siya, umuwi agad ako rito. Oo. Para maalagaan siya. Katapos ngayon, tuloy nga ako nang naghirap, wala na. Hindi, hindi mo naman kailangan masisi siya, kuya. Hindi mo rin kailangan sisihin sarili mo. Tanggapin na lang natin na ganun po talaga ang kapalaran natin, no? Kaya wala naman talaga pagsisisi nga mauna. Puro huli. Oo, puro huli ang nasa ang pagsisisi. Nasa huli lagi yan, kuya. Tandaan mo, no? Kaya ngayon, yung kalagayan mo ngayon, walang dapat sisihin, di ba? Ang atin lang, kuya, dapat makahingi tayo ng tulong para dyan sa kalagayan mo, no? Para makapaghanap buhay. Ilang taon na ba kaya? 50 plus ko. 50? Plus. Anong plus? 50. Saktong 50. Saktong 50? Hindi pa plus. 1970 po ako. Sinilang. 51? Apo. Kailan birthday mo, kuya? December 17 po. Malapit na. Malapit na. Oo. Inong nakaraan na December, nandito po sila, dinalaw ako. Sino? Yung mag-iina ko, yung pamilya ko, nandito sila. Sino pamilya mo? Si Malo? Marilo? Opo. Sino ba ang pangalan nun? Si Marilo. Marilo Lucilicio, no? Opo, nagpunta po sila dito. Nagpunta sila dito. Opo. So anong sabi? Binigyan lang ako ng grocery. Grocery tsaka? Mga nabilan man niya ako dalawang butin gin. Binilang ka pa talaga ng gin? Opo. Pero ano sabi niya sa'yo nung nagkita kayo? Sabi niya, doon ka nalang kasi sa bahay. Sabi ko. Sa anong bahay? Anong bahay? Diyan, nandyan lang naman po talaga sila sa Ayala, Alabang. Ba't hindi ka sumama? Di pa ako roon makapaglakad-lakad kasi sinisita ako, mahigpit niyo kasi doon, mga guard. Hindi, para mapagamot ka sana.
Ha? Wala pa ako hinasaan noon na mapapagamot ako kay. Eh pinuntahan ka na pala dito nung last December? Opo. O tapos hindi na naulit 'yon. Wala na. Ano ba anong eksaktong pagkasabi sa iyo? Sabi niya magpagaling ka na lang kasi kung ayaw mo doon sa bahay. Oh. Hindi, eh dapat tinanggap mo 'yon yung offer niya para sa iyo. Nakasama kasi sila ng bilang niya doon sa bahay nila. Kaya sabi ko, di bali na lang ako rito mag-isa. Kaya isa naman mamatay lang tuloy ako sa problema. Saka titingin-tingin sa inyo. Eh, ayan nyo po yun. At least gumaling man lang sana yung karamdaman mo para, di ba, makapagtrabaho siguro, na ulit. Dito siguro, sir, baka sakali tuloy gumaling ako dahil sa tulong nyo po. Pero ba? Doon eh, po. Paano po yun? Kasi hindi naman po tayo mayaman. Oh, kasi kung may tutulong po sa inyo, doon po lang tayo magkaka-blessing, no? Apo. Oh, kaya kuya, sana man lang, no? Apo, sana man lang na may tumulong sa iyo para tuluyan ng gumaling yung karamdaman po ninyo, no? Apo, kahit lang sana makaganon lang kamay ng clutch ba ng yung clutch, motor? Oh, sa motor. Pero kaya ang papayo ko sa'yo, maligo ka araw-araw para yung presko ba? Kasi tulad yan, mainit oh. No? Minsan nga po, pag wala, hindi pa ako inigiba ng kuya ko, pag umuulan, nagpapaulan na lang po ako para makaligo po. May sabon ka ba? Opo, mayroon naman. Mayroon naman na saan? Ito? Nandun sa puti yung ano, kato ka. Oo. Durog-durog na nga po yan. Ayan na mga kabukbok. Binisita naman pala si Kuya Dimi nung dating asawa niya. Ngayon mga kabukbok, kinukuha siya. Eh syempre ayaw naman ni Kuya Dimi na pumunta doon, pumayag doon sa gusto nung asawa niya dati. Kasi nga nandun yung kinakasama nung ano, kasala sila nung kuya, di ba? Opo, kasala nung kuya. O, di ba? Siyempre, bilang kahit sino naman na mag-isip mga kabukbok, masakit naman sa damdamin yun, di ba, mga kabukbok? Dahil siyempre, nakikita mo silang masaya, tapos baka iniisip din ni Kuya Ronnie na baka dun siya matuluyan, hindi siya magumaling dahil kakaisip din. Eh siyempre mga kabukbok, masakit din yun ha, masakit din yun na talagang kung iisipin mo. Kaya po talaga, inungasar-ngasar na po ako, napasigaw ako sa anak ko, sabi ko, nak, balik mo na lang ako doon sa Kobo ko kay Madrid, mas maganda pa ako doon. Nandun ka na galing? Opo, dinala na po ako doon, sinama ako ng panganay ko. Anong pangalan ng panganay mo? Danilo po Kaida. Doon sa asawa mo ngayon na nagpunta sa abroad ha? Opo. Na umuwi tapos may asawa na pagbalik rito. Ah, yun yung sinasabi mo, yung anak mo doon, yung panganay mo doon. Opo. Ilang taon na ba yung panganay mo? 25 na po yun. Ah, 25 na yun. So siyang nagbalik sa iyo rito. Opo. Kasi nagkikiusap ka na pabalikin ka rito. Kaya pinahatid ako ng nanay, sabi ng nanay, Danilo, ibalik mo yan doon ng ama mo, kaya saan naman mamatay dito yan sa problema niya. Oo. Kaya yun, binalik ako rito. Ayan, kagustuhan mo naman pala kuya, kaya ganyang nandito ka, no? Pero doon dapat po talaga, pigil ako maglakad-lakad, kaya pag naglalakad-lakad ako sa kalsada, pagdadaan ng gwardya, inisi talaga ako, kaya bawal man talaga maglakad-lakad dyan sa Ayala, alabang na yan. Oo, bawal kasi doon, explosive kasi yun. Pagpapasok nga lang po, kailangan pang MBI. Iiwan sagit. Mga kabukbok, ito nga nalaman natin na galing na pala sa ano to, si Kuya Dimi dun sa pamilya niya. Pero sa yung may ayaw kasi nga siyempre malaking problema yung mga kabukbok dahil inisip ni Kuya Dimi yung kanyang kalagayan dahil siyempre mahal niya yung asawa niya eh. Oo. Kaya ayun, nagpasya na lang na bumalik dito at hinatid
Pinuntahan ka na pala? Akala ko hindi ka pinuntahan. Pinuntahan na pa ako rito nung December. Hmm. So yun. Os! Akala ko yung pindahan. Wala ako. Yosi ba, Yosi? Oh. Kung bibili po kayo, nandoon pa sa dulo ng ano na po yan. May nakapag-yosi naman po. Kahit mamaya na lang po kayo magpunta doon. Ayan ang mga kabukbuk. Pero ingat lang po kayo rito. Oh. Dahil, ayan mga kabukbuk, susunduin na natin. Susunduin na natin tiyo si Kuya Dimi. Isakay na natin dito. Ito yun. Asa na yung driver? Hey! Walang driver. Hindi, joke lang mga kabukbok. Ayan na si Kuya Dimi. Kuya Dimi, kasalanan mo naman pala. Kaya pala, ano, eh sana, di ba, napagamot ka doon. Wala po, hindi po ako papagamot. Alam ko po yun ang ano noon. Ano na? Alam ko po nga hindi po talaga ako noon ipapagamot. Kaya sumama lang po talaga ako sa kanila. Nung nakiusap pa sa akin na subukan mo muna kasi doon sa bahay. Pero hindi ka pinagamot doon? Ilang araw ka ba doon? Ano lang ako doon, isang linggo. Ay, isang linggo. Tapos hindi ka inopera na wala. Gamutin man lang. Magpagamot ka, wala. Wala yun. Eh sana nga sana mapanood mo to, Mamalu. Marilo no? Opo, Marilo Lucilicio po. Lucilicio, sana po mapanood niyo po. Kahit hindi naman kung ayaw naman ni Kuya na tumira diyan. Kahit, di ba po, tulong na lang po para makagalaw yung kamay ni opo. Kuya Dimi. Tugad lang para makapag-trabaho naman siya. Lang. Ayan o. Hindi pa yan nagpapalit ng damit mga kabuk. Ilang araw na yan, Kuya? San linggo na po ito. Hindi na lang ito kay araw. Linggo na ang ano nito bilang. Isang linggo na? Alung buwan na. Hindi ka nagpapalit? Hindi, kaya wala po. Yung mga labaan din po yung dalawa kong sando. Oo. Oh. Mga damit. Mga bigay na nga lang po ito sa pag-asa. Ginupit ko na lang ito. Pag may bisita ko rito, pinapakutol ko yung dito. Kaya... Hindi, kailangan mo rin maligo, Kuya. Ah. Kailangan mo maligo para presko tayo, ha? Opo. Gusto mo paliguan ito, kita? Hindi po, kaya ko po. Kaso lang, wala lang po tubig. Hindi, kausapin mo yung si kapatid Kuya. Mo. Apo. Kausapin mo na dalhan ka lagi dito na tubig. Apo. Eh kung, di ba, timba araw-araw. Marami sabihin mo ako magbabayad, ng tubig. Apo. Oo, ha? Sabihin mo, para araw-araw maligo ka. Apo. Ha? Apo. Ayan, Kuya, ha? Deal, ano yung usapan natin yun, ha? Apo. Kailangan mabango ka kasi baka mamaya yung, di ba, pag may tumulong sa atin at nagkaroon ka ng puhunan, kailangan mong mabango. Opo. Ha, Kuya, ha? Para, di ba, may bibili. Now, ayan na mga kabukbok. Hanggang dito na lang mga kabukbok. Ito yung ano natin. Ito yung update natin kay part 3. Ayan, part 3 ng update natin kay Kuya Dimi. Hindi po talaga hindi po siya naligo pa. Kaya masunod siguro mga kabukbok, kausapin natin yung kapatid. Kausapin ko yung kapatid mo, Kuya, ha? Apo. Para ayun, oh. Dalhan ka dito. Apo. Ayaw niya ata eh. Kuya ko. Kuya mo yan? Apo, ayaw po. Ayan, kuya niya pala yun. Po, kahit pa paano maiigiban lang po ako. Ayan, ito yung kuya niya. Apo, ayan. Ayan, kuya mo. Ito, may dala na palang tubig eh. Mamaya. Kuya, magkano yung isang ganyan? Ha? Magkano yung isang ganun po? Ay, kapatid nyo po kayo to? Oo. Ah, magkapatid po kayo? Ha? Sampo ang isa. Sampo ang isa? Oo. Kuya, magkikiusap ako. Lagi mo siyang dala-dala ng araw-araw dito ng tubig. Ako na lang magbabayad. Oo. Ha? Ako na lang magbabayad.
Pero dapat kuya, may ano ka rito. May istakan ka ng tubig. Kahit lang na po nandun. Para naliligo rin si kuya. Kasi para laking tulong din niya yun kasi na-stroke siya, di ba kuya? Araw-araw maligo. Pero ikaw kuya, saan ka ba nakatira ngayon? Sa Montalban ay... Ah, sa Irap. Irap City. Ngayon ngayon sinasabi niya. Sa relocation, dito po ay magigabi. Pero pag kuya, araw-araw tubig. Ako na magbabayad sa'yo, ano na lang, nakikita mo naman ako dito. No, kailangan ko lang maligo kasi araw-araw para presko yung katawan. Kasi isa pa, mainit yung katawan eh. Pero kaya pagka ano, maso lang hindi naglalaba no? Hindi naglalaba. Kaya niya maglaba? Ay, kaya niya mag... Kaya mo maglaba po? Ako, nakakapaglaba po ako pag may tubig lang. Ah, may tubig lang. Sige, pero kahit magkano yung ano? Halimbawa, tatlong ganyan, pwede. Ako, ha? Kahit dalawa lang po, kasi na po yan, nakakaligo na ako, nakakapaglaba pa. Hindi, kailangan mong siyempre magbuhos ng marami para presko. Kuya, anong pangalan mo, kuya? Nestor. Ha? Nestor. Nestor. Kahida. Kahida talaga. Ah. Oo. Kuya, pakitulungan lang ha, yung kapatid, para hindi naman, ano, magmukhang kawawa. Aanuhin ko lang tong tubig nga araw-araw. Ako po magbabayad. Oh, tatlo ba o dalawa? Dalawa lang po. Oh, dalawa araw-araw. Sige ako po magbabayad. Ayan ha, kuya. Asahan ko yan, kuya, ha? Oh, sisingilin kita pagka hindi ano. Ayan ang mga kabukbok, pinag-usapan na natin. Ano ba to, Kulya Tuda? Agham. Ah, Agham Tuda, ayan oh. May galab shoutout sa inyong Agham Tuda. Ayan oh. Thank you. Kuya ha, thank you ha. Dapat mas ano lang. Dalawa. Dalawa no? Dalawang container araw-araw. Sige. Hindi pa pwede talagang ayusin tong ano mo? Para maayos man lang? Kaso po, baka sirain na lang po ng... Ah, pag maganda, sinisira. Sinisira ng mga uplan. Yung ano na lang po, gusto mo na lang maayos. Yung higaan pa. Sinisira pag maganda. Uplan disiplina. Opo. Eh, hindi ba nila na... nagkikita na stroke patient to. Ayawag ko po sa mga nyan kahit diba? Di naman po pula. Eh kung offline disiplina, di marunong din silang dumisiplina sa sarili. Ang inaano ko na lang po sir sa kanila. Sir, kayo rin parang may stroke. Ang kalagayan, matulad ng kalagayan. Sinira ng disiplina plan. Sila na lang din ang may stroke. Para maranasan ba nila ang hirap kung paano. Ayan, sige kuya ha. Salamat. Sige. Oo. Ayan, mga kabukbok, araw-araw nang dadalhan ng tubig si Kuya Dimi para araw-araw din siya maligo. Sagot ko na yung tubig, mga kabukbok, no? Ayan. Yun nga, mga kabukbok, hanggang dito na lang. Kuya, salamat. Salamat. Ayan kuya ha, araw-araw ko na maligo ha. Kung may wala kang sabon, magsabi ka sa akin. Apo. Ha? Apo. Sige, thank you. Sige kuya, thank you. Okay. Ingat na lang po. Ayan, hanggang dito na lang mga kabukbok. Maraming salamat. Bye-bye. Mamamay.